Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello guys, mapagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman ang kakaabangan natin na abot kamay na pangarap. Hindi nga magkakaunagaga sila Lynette at mga kasamahan niya na mga apo ni Lola Susan kung ano na ang nangyari kay Lola Susan. Pagkabalita nila na may sumamog sa ospital kung saan nga ay nag-apply ng trabaho itong si Lola Susan, nagkukumahog o nagmamadali nga silang lahat pumunta doon sa ospital kasi nga baka doon o napaano itong si Lola Susan. Kaya naman hindi sila mapigilan ng mga pulis na pumasok doon sa eksena. Pero yun nga ay hindi sila pinayagan ng pulis na makapasok doon kasi naman napakadelikado. Baka meron pang mga apoy doon na maaaring masaktan sila. At yun nga ay itong si Annalena ay iyak ng iyak at sinisisi ang sarili sa mga nangyayari. Nakakaawa naman talaga itong si Annalena. Lagi na lang sinisisi ang sarili kung ano man ang mga nangyayari sa paligid niya kahit nawala siyang kasalanan. Pero siya pa rin ang sinisisi ng lahat. Samantala, itong lalaki na nagpasabog ng bomba sa ospital nila Don Pepe ay siya lang naman yung asawa na may asawa na namatay. Buntis pa ito doon sa hospital kung saan nga ay hindi sila inasikaso ng mga nurse at doktor doon dahil sa kapabayaan ng hospital na yun kung kaya't binawian ng buhay ang kanyang asawa at ang nakakaawang sanggol na walang kasalanan. Hindi man lang nila binigyan pansin yung nangangailangan ng tulong kasi nga emergency na talaga at aga buhay na yung asawa niya na manganganak. Pero kahit anong gawin niya na pakiusap sa mga nurse doon ay hindi sila pinapansin. Kisyo daw ay maraming ginagawa at busy yung kanilang doktor hanggang sa namatay na nga ang kanyang asawa at yung nakakaawang sanggol. Kaya nagtanim ng sama ng loob at galit itong tatay at asawa ng namatay. Kaya't naisipan niyang gumanti dito sa hospital ni Don Pepe. Pero yun nga ay kasalanan niya rin yung ginawa niya kasi nga hindi tama yung ginawa niya at maraming nadamay na mga inosinteng tao.